people, welcome back sa ating YouTube channel Soul Plus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads. Kagito. So ngayon mga call, babiyahe tayo ng Luzon. So from Davao City, diretso tayo sa Pagod Po. Dadaan tayo sa Bukidnon, Cagayan de Oro, then Cebu. So titingnan natin pagdating sa Cebu kung ano yung next ruta natin. Mag-update lang kami dito sa YouTube natin at saka yung ating Facebook page. So before that, titingnan natin kung ano yung mga laman dito sa aming mini camper van. So yan. So yan po yung mini camper van natin mga call. So meron pa tayong ipahawol na ilagay dyan mamaya. So dito, makita natin yung ating lagayan ng mga pagkain at saka utensil. Ito. Ito yung lutuan natin, yung mga baso, so kutsara. So yan, dito din sa gilid natin, sa kabila, nandito yung mga ano natin, so ready, madaling lutuin. So pag ano, may mga spot tayo na pwedeng mag-stop over, magluto na lang tayo, then i-set up natin yung ating tent or yung camper natin kung kailangan natin matulog. So yan. So dito din, nandito yung una natin sa loob. Then dito, check natin. Ayan, iangat lang natin yan. Makita natin yung mga extra parts natin at saka tools dyan. Ayan. Ayan. So dito din, sa kabila, nandito din yung mga ibang pagkain namin. Meron tayong itlog, yan. So medicine, then yung mga pangmeryenda. So nandyan po yung mga dilata ng mga pagkain at saka yung oil. Ayan, so meron tayong ano dito mga call, meron tayong fire extinguisher in case of emergency, meron tayong mga gamit. Ayan dito, meron tayong wifi, laptop, magamit natin sa pag-forward ng mga files natin sa video or sa vlog natin. Tapos yan, meron tayong power station, yan po yung power station natin na ginagamit pag magbiyahe tayo. Ayan yung mga gamit namin, yung kumot, yan, bag natin para sa mga clothes natin. Yan. So may mga pagkain din doon. Yan. So tingnan natin dito. Yan. So meron tayong gasol, early warning. Yan. So yung stand or yung upuan natin, makita natin yung jack. Makita din natin meron tayong meron tayong jump start dyan. So mimili tayo dito din, ito yung patubig natin. So ito yung tangke ng tubig natin, meron din tayong water pump dyan. So ito is connected po yung mga plug natin sa ating inverter. So pakita natin yung inverter natin sa kabila mga call. Ayan. So dito check natin. So yan, meron tayong mga clothes, yung ano natin, yung dudong lagan. So kung gusto nyo bumili, pumadaanan namin kayo. Meron tayo dito. Ayan, so mga extra oil, meron tayong mga pang ano dyan, for emergency. So ito yung tanki natin, yung inverter natin nandyan sa loob. Ayan. So yan, yung tent natin, so yung camping tent natin sa itaas. Then, ito, meron tayong mga gamit dito. So, yung gamit natin, yung mga shampoo, ayan, nandyan. Meron tayong candy, ayan. So, makita natin, ibang pagkain nandito din. So, ito yung gamit natin na mini camper van. So, titingnan natin yung gas consumption. So, actually, heavy load po yung unit natin. Matirin yung gulong. Tapos, nasa 60 to 70 kilos yung tent natin sa itaas. Ayan, so nasa 25 to 30 kilos yung front bumper natin. So yung load natin, yung mga dito sa loob, siguro nasa mga 40 to 50 kilos din to. Yung mga gamit natin, then ito nasa 15 to 20 kilos yung nandyan. So heavy load, yung rear bumper natin nasa 15 kilos po ito. So loaded na talaga to. So titingnan natin yung tubig pa natin, nasa apat na container, tatlo or apat na container yung magkasya dito. So yan po yung mga dala natin. So abangan namin, abangan nyo po kami sa mga lugar na madadaanan natin. So ang sure pa natin ngayon is
bukid nun, Cagayan de Oro, din Cebu, kasi ihatid natin yung yung DE64W natin na parapol. So taga Cebu po yung nanalo nito. So idaan natin to doon. Tapos parang dadaan tayo ng Iloilo or Bacolod, then Mindoro, then Batangas. So titingnan natin kung ilang araw yung biyahe. So sana walang aberya. So pagpalain tayo na walang aberya yung biyahe natin. So yan, no? Ito yung unit natin. So yan lang muna siguro yung ating vlog for today. Update namin kayo kung saan na kami. So mag-update kami sa Facebook page natin na Surplus TV page, at saka yung Dudong Lagan Surplus na Facebook account, din sa YouTube. So siguro meron tayong mga quick vlog update kung nasaan na tayo, mga kol. Ngayon yung first day natin. Ngayon yung time na aalis tayo dito sa shop. So iwan muna natin sa tawa natin, i-monitor lang natin sila. So babiyahe tayo, try natin kung makahabol tayo sa Cagayan de Oro para sa Cebu. So yun, anong oras na? 12 noon. So sabay natin yung isang unit doon, then ulit po tayo dyan sa likuran. So update namin kayo sa biyahe namin, mga kapatid. Power again, driver. Oh, power higher. Beepin eh, beepin. So yun, mga call, update tayo. Nandito tayo sa Loriga Vendors Association dito sa Bondere ng Davao at saka Bukidnon. So yan po yung unit natin. Yan. So yan po yung dadali natin sa Pagod Pod. Then yung isa is hanggang ano lang to, hanggang Cebu. So ito yung pinarapol natin. So iwan natin to sa Cebu. Abangan nyo po kami dyan, yung mga merong DE na. So baka meron tayong time na mag-meet at saka ipakita natin sa mga ibang content creator yung mga unit natin, kung gaano ba kasulit, maganda, hangit, ganun. So sana kita-kita tayo dyan. Hey mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon, mga kol, nandito tayo sa port ng
Cagayan de Oro. So papunta tayong Cebu. So ito yung dalawang unit natin. So magkano ba yung padala ng unit from Cagayan de Oro to Cebu? So yung nabayaran namin, yung tao po is bawat isa is check natin dito ah. Yung tao po is 1,233 yung discounted po. So yung discounted po is yung driver po yung kasama. So 1,233. So yung regular na presyo mga call, kasi discounted po ito ng 20%. So yung regular po is 1,405 po. So yan po yung regular na tao kong tatawid from Cagayan de Oro to Cebu. So yung sasakyan naman mga call, depende po yan sa sukat, kasi sinusukat nila. So yung ating risk concept, yung shipping from Cagayan de Oro to Cebu City is 10,893. So pinakita talaga natin yan mga call. Trans-Asia po yung shipping lines na sasakyan natin mamaya. So yan o, 10,893. So dito naman tayo sa ating off-road, yung ating mini camper van. So yung mini camper van natin, kasi malaki, then mataas po siya mga call, is 14,755. So yan po yung nabayaran natin dito sa fare or yung sa shipping. So hindi kasama yung tao or driver mga call ha. So yung driver is discounted lang po siya ng 20%. So yan po yung shipping natin. So mamaya, so ayan o, Cagayan de Oro port of Cagayan de Oro. So yan po yung ano natin ngayon. So bukas update naman natin, update namin kayo Cebu to Iloilo or Bacolod yung target natin. Cebu City. So nandito pa tayo sa pier, inaantay natin yung makalabas yung mga cargo doon sa ibaba para makalabas yung sasakyan natin. So tingnan natin yung ano natin sa baba. Sendong. Ah. Palabas na tayo ng pier. So hanap tayo kung saan yung daan. Para ito yung daan. Ayan. So hanap tayo ng parking area kung saan tayo pwede mag-parking mga call, para ma-meet natin yung owner ng D64W na parapol natin. Para ma-meet din natin yung owner ng ating Lambo concept. Hanap tayo ng makainan dito. So nandito tayo sa Mandawi, Cebu. Biyahe kami papuntang Bacolod. So titingnan namin kung makaabot kami ng makasakay papuntang Bacolod. Let's go!
15 Philippine Looper. Walang itinerary. Hindi alam kung saan daan. Kaya natin to. Laban lang. So papunta na tayo sa kabilang isla, Bacolod. So iiwan na natin si Cebu. Danao, Samda, Metro. Yung target natin, yung pinaka-target natin na maikot natin yung Pilipinas. Kahit mali yung dinaanan natin, sa maikot natin, okay na yan. Call update tayo sa ating biyahe pa po, yung Philippine loop natin mga call. Nandito tayo sa Tabuilan Port. So from Cebu City, nasa mga halos 100 kilometer po mga call. So ngayon nandito tayo, mga 7, anong oras na ngayon? 7:47 nandito tayo sa Tabuilan Port. Patawid tayo sa anong Escalante City, no. So tatawid tayo ng Escalante City. Yung bayad lang nito mga call dito is ganitong unit is 1.4. So yung semi yung mini camper van natin 1.4 po daw yung bayad nito dito. So sana makatawid tayo kaagad para mamaya is nandoon na po tayo sa Escalante. 8:04 in the evening, tatawid na po tayo sa ibang area papuntang Bacolod. So yan, nakasakay na tayo agad din. Dito na lang kami mag maghapunan. So siguro maghanap na lang tayo ng o pwede sa loob pero malamig. Sir, may sir. Papasok na tayo sa barko.
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had yung Marcos Highway. Kasi dapat before 7 a.m. makaalis na tayo sa Baguio City, sa mismong city. Kasi yung sasakyan natin ngayon na dinadala mga kapag yung ating mini camper van is cooling po. So dapat 7 to 8 wala na tayo sa city ng Baguio. Ito tayo ngayon sa Marcos Highway. First time natin na dumaan dito mga kol, kasi yung unang pumunta tayo dito sa Baguio, sa Kinon Road tayo dumaan. Kaso ngayon, hindi po pwede daanan yung Kinon Road kasi maulan po. Delikado po sa mga motorista. So, tara! Check na natin yung ating biyahe mga kol. Let's go! Sabayan nyo po. Po yung akyatan kahit dito sa Baguio, kahit sa ang matatarik na lugar na ako, kaya po sa 660cc natin ang minibot. So, yung unit natin, estimated cargo nito kasama na yung mga tao mga kapatid, nasa 550 kilos. So ito yung mini camper van natin. Malaki na yung gulong, naka 14 inches mud terrain. So kung napansin nyo, kayang-kaya po yung Baguio mga kol. Dito tayo ngayon sa Marcos Highway. So, akala ko yung Kinon yung mataas. Ito pala yung Marcos Highway pala yung mataas na akyatan dito sa Baguio mga kol. So, titingnan natin mga kol kung meron pa tayong mga matatarik na madaanan. We're going tayo sa Atok Pingget, going highest point highway system dito sa Pilipinas. Then after marating natin yung highest point system sa Pilipinas, diretso na po tayo Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Titingnan natin kung saan tayo dadaan or dadalhin ni Google Map mga kol, kasi si Google Map lang yung pinaka ano natin guide, kasi kaming lahat, kaming apat, hindi namin alam kung saan kami dadaan. Kasi first time natin dito mga kol, yung mga kasama natin first time din tayo lahat. Lahat excited kung ano yung kahinatnan sa aming biyahe. Tayo sa mismong city ng Baguio mga kol. Kinaya natin mula pang 7 a.m. sana hindi tayo mahuli kasi kailangan makarating tayo sa ating paroroonan na walang aberya kasi ang layo pa ng balikan natin. Dito tayo sa Baguio, papunta pa tayong Ilocos, tapos babalik pa tayo ng Davao. Dapat okay na okay yung sasakyan natin, kaya namin. Mga kol, papunta na po tayo sa highest point highway system dito sa Pilipinas, yung parang malapit
yata yan sa ato. So titingnan natin doon. So nagalagpas na tayo ng Baguio. Yan yung mga daan dito, grabe. Halos mga unit nila dito na nakikita natin mga call. Yung mga Delica at saka Starex. Yan yung kadalasan na nakikita natin dito. Ayan o, ganda ng tanawin dito. Makikita natin dito sa yung mga bahay ba? Nasa yung mga malalaking bahay nasa itaas ng bundok. Ayan, makikita nyo yung mga daan is halos akyat baba talaga. So, bihira ka lang na makano ng daan na patag. So, yun. Magic road. Thank you.
Breakfast tayo mga call. So, yan. Yung ulam natin is tuyo. Lichon meat. Dito kami sa ano mga call? Dito kami sa anong cave do? Half tunnel. Yan yung area na. Ayan o, grabe, maraming dito. So si namis namin kumain ng ganito. Yung tuyo. Actually halos sabihin namin karne at saka ano lang yung inuulam namin. Karne at saka manok. Stop over muna kami. Okay. Ito yung pinakamataas na highway, highest point Philippine highway system dito sa Pilipinas, dito yan sa Benguet. So makita nyo sobrang taas po dito mga call. So 7,400 feet above sea level po yan mga call. Yan o, so grabe ang taas. So meron pa silang building na tinatayo dito. So yan po yung highest
point na narating ng ating DE 17 Luna Mini Camper Van. Yan. Diba? As, ang ganda dyan. Nakita nyo. Ang ganda ng mga tanawin dito mga kolye. No? Yan. So, yan. Nakita natin yung pinaka mataas na highway system dito sa Pilipinas. Makita nyo. Highest point. Makita natin dito yan mga kol. So yan. Ito yung DE natin. So grabe yung inabot ng DE natin mga kol. So, yung DE 17D na Teptronic o yung AGS na unit natin. So makita din natin. Ayan. So dito is yun o. Naglagay din tayo ng marker dito. Yeah. Ibig sabihin na nakarating po tayo dito mga kol. Yan o. Grabe. Ang taas ng ano dito mga kol. Ang taas ng bundok. So nandito tayo sa pinaka taas na highway system sa Pilipinas. So yan. Ito yung daan nila dito sa Bugyas Pinggit. Yung sentro ng Bugyas Pinggit mga kol is nandun sa itaas. Ito is pababa na po ito. Grabe oh, anong klaseng tanim yan? Pulang pula o oh. Baka rambutan niya namumunga. Grabe oh, focus ka dito, huwag kang sasama sa amin, baka maggrabe tayo niyan. Ah, ganito yan, oh, pine tree. So update tayo mga kol. Papasok na po tayo sa Cervantes yata to. So tutunda na tayo Cervantes Mankayan Burod. So MacArthur Highway po ito. So makita natin dito na mapalay na yung produkto nila. So alipid yan Comillas North Integrated School. So, yung Ilocos natin is 290 km na lang mga kol. Nandoon na po tayo. So, yun mga kol. Downhill na tayo. So, dyan tayo sa ibaba kung nakita natin yung ilog, napakalaking ilog dyan na halos walang tubig. Dyan tayo bababa based dito sa map na ating sinusundan. So grabe yung downhill dito mga kol. So sa yung ano natin, yung entrance natin na bulubundukin, dyan din tayo dadaan papuntang Ilocos. So tingnan natin yung ating biyahe mga kol, and God bless sa tingnan.
all, nakahanap din tayo ng magandang spot na pwede natin paglagyan, pagplastaran, pagsitapan ng ating mini camper van dito sa Solvig Port. So, tagal naming naghanap ng spot para makapag-relax na kami. Ayan, panoorin natin yung setup namin, paano namin sinit up yung aming mini camper van. Bigan din pagod po. So, magagaling lang namin mga call sa Atok Pinggit, Baguio. Dumaan na kami doon. After struggle sa dinaanan namin kasi niligaw kami ni Google Maps. Sa awa ng Diyos, nakalabas kami ng safety lahat. Kasi yung dinaanan namin, napaka weird yung dinaanan namin. Halos parang walang tao. Nakatakot kasi pumasok kami sa bundok na grabe yung akyatan talaga. Halos natatakot na kami. Baka ano yung mangyari na sa amin. Hindi kami takot sa aming sasakyan. Takot kami kung mayroong mga masasamang tao na mga ano sa amin doon. Kasi yung area kasi parang ano eh, parang isang lungsod na bihira lang yung tao na nandun. Tapos yung dinaanan nyo, parang walang dadaan na ibang sasakyan. Bihira lang yung makikita. So, sa awa ng Diyos, nakalabas kami. So, dito kami ngayon sa tabi ng dagat. So, nahahanap din kami ng spot na pwede namin kapag-relax para bukas pumunta na kami sa Digan at saka Pagudbud. So yan, nasit up na natin yung ating mini camper van. So yan, so medyo makalat pa dito sa loob kasi kinukuha natin yung mga gamit natin na pwede natin magamit dito sa ating mini camper van. Yan si Boss Mane. Ang ganda ng spot namin guys. So titingnan natin bukas yung area natin. So makita natin dito
Ito yung higaan sa taas. So, dito silang tatlo. Dito kayo tatlo. Hindi ako makatulog kung katabi kita. Parang meron kang exhaust brake. So yan. Oh, dito tayo dalawa din sila. Kahit maggira-gira dyan sila sa hilig, walang problema. Pag hilig ka, lalagyan ko ng mainit na tubig yung bilig mo. Ayan, niluto rin kami. Inuna yung sabaw. Wala pang ano. Kanin. Kanin natin. Ang kanon? Good morning mga kol. Dito tayo ngayon sa tabi ng dagat. Ito yung unit natin. Ang gamit sa camping. So dito kami natulog sa loob din yung dalawa. Is nandyan sa itaas. So ang tagal namin naghanap ng spot kagabi. Siyan. So yun yung position natin ngayon. Dito, so may bundok dyan. Pita natin yan, oh. Ganda pala may yung view. Yan, oh. Diba? So, tingnan natin. Abi. So, next destination namin is Ilocos.
So hello mga call, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. So ngayon mga call, ikas day 7 namin sa aming Philippine loop. So dito kami ngayon sa Solvig Port. Dito kami nag overnight, nagstay. So ngayon papunta kaming Pagod Pod. So yung Pagod Pod estimated hours is 3 hours and 48 minutes. So nasa ano na yan, mga 4 hours. Then galing dito is 188 kilometers. So then dito din titingnan natin kung tama ba yung reading ng ating speedometer or yung ating odometer reading sa GPS, yung actual distance, kasi medyo malaki yung gulong natin. Kasi ngayon napansin namin na 1,213.8 kilometer pa yung tinakbo namin mula Davao. So check natin kung ilang kilometer yung diferensya. So tara, biyahin na tayo papuntang Pagod Pod. Back naman. So, update tayo. Magpa-full tank muna tayo. Ipot tayo tuloy dun. So, ito na kasi may umagahan kaming nag-andar. Then, half tank yan nga po. Wala pa nga yata. Nagpas kunti sa half tank. Yan na ngayon. So, magpa-full tank kami. Yan po yung mileage natin. Yan po yung lalakarin natin. Sama. Oh, 91 octane. So, ipag-aas tayo. Yan. Huwag natulog si Boss Manny. Huh? 27 liter. So total 1,872. Parang namin magpagas, diretso na kami sa Bigan. Tayo ngayon mga call sa Malacañang of the North, yung dating bahay ni late President Ferdinand Marcos Sr. So ito yung kanilang bahay. So panoorin natin yung view dito, yung mga vintage na mga gamit na nandito sa Bangge sa Ilocos, dito sa Windmills. Ayan po yung ating kasama, yung ating namin sa Philippine Loop, D17B natin na customized. So makita nyo, ang daming windmill. Ayan o, hanggang dyan. Then, dun sa kabila, meron din tayo makikitang windmill. Yung iba is functional, yung iba is hindi po sila gumagana. Ayan, makikita natin.
kuryente ay itong windmill. Lakas talaga ng hangin dito. Ayan ba? Ganda. So ayan, so next update natin mga pal is doon tayo sa Pagod Port. Then update namin kayo kung nandun na kami. So update tayo mga pal, nandito na tayo sa Pagod Port. So papasok tayo sa Pagod Port. Ferdinand Marcos, go provincial governor. So 1998, makita natin yan. Ito yung arko natin nila. So ito yung unit natin. So papasok na tayo dito sa Pagod Port po. So tara. Okay. Sir, thank you sir. Thank you pa. So yan, sobrang init dito. Yun yung kulay nila, yung laging laging nestor kubira ng mga vlogger, mga tourist dito. So yan, welcome Pagod Port. Tingnan natin bukas yung ganda dito sa posisyon namin. So sa biyahe na to, ito yung pangalawang beses na makaka-camper tayo. Check natin bukas yung paligid dito. So yan muna. Good night for now muna mga kapatid. Thank you.
Muna kami sa daba-aba ng biyahe namin. Ayan. Ito na yung itsura ng 17 natin. So, mula dito mga call, gabi na kami dumating sa Pampanga. Wala na tayong ibang video. So, diretso na tayo next day. Kung ano yung ginawa natin. Update tayo mga call. So, pang 9 days natin ngayon sa ating Philippine Loop. So, sa wakas, makapag-washing din. So, sa 9 days, ngayon pa natin na pa-washing yan. So, pero sa labas lang, kasi madami tayong gamit sa loob. Yan po yung unit natin. Yan. So, ngayon, pupunta po kami sa Valenzuela, El Amor TV para mano naman tayo makapagbisita sa kanya. Yan, update tayo mga call. So, papunta tayo ng Valenzuela, El Amor TV. So, pagdating natin doon, wala na tayong video. After El Amor TV, nagpunta po tayo ng first time mo to, El Boipi. So, yun, ito na, gabi na. So, wala tayong masyadong video dito sa Luzon. Iwan ko kung bakit hindi ko type magbablog dito. Basta ngayon, meron lang tayong mga quick video. Papunta na po tayong Sariaya, Quezon Province. So, doon na tayo mag-sleep over. Meron lang tayong pupuntahan na customer doon. So, titingnan natin yung kanyang unit kung kumusta. So, yan. Abangan nyo lang yung next video natin ito. So, bito kang manok naman tayo sa Quezon Province. So, thank you for watching mga call and bye-bye. God bless sa ating lahat. Dito tayo sa Bitukang Manok sa Quezon Province. So
Yung bitokang manok, mga kol, titingnan natin. Hindi tayo magsalita ng patapos. Doon na tayo magkano sa itaas. Titingnan natin. Yan po yung sinasabi nila na bitokang manok dito sa Quezon Province po. Parang yun lang naman siya. Picture lang siya daw. Temperature ng makina natin is nasa 88 degrees Celsius. So, normal. Meron pa. Meron. May nagtamong kanay. Ayun. Dapat i-stop kayo dito. Doon na sa itaas. Mag-drone shot tayo. Ah, ito pala. Yan, bitukang manok. Ngayon natin. Ito pala. Nirat-rat mo. Ganda lang! Ay doon! Atras lang eh! Marami nang tumulong sa atin pag hindi kayo magsumita. Ay! Ah, marami na kayo na eh! Naubos na lahat ng sisilyo namin. Ayan po yung bitok. Ayan po yung bitok, hang manok. Ito na, tumulong na to ni Mayroon. Picture taking dito sa Bitukang Manok, Quezon Province. So, kayang-kaya mga kol. Yung Bitukang Manok, easy lang po. So, sa ganito sasakyan namin. Loaded po to, ah. Mag-terrain, yung gulong. Bigat yung nasa itaas, yung mga nilagay natin. Yung kasamahan natin, hindi rin basta-basta. Ang laki. Visa, standard. Above standard po ito. Kayo na yung mag-rate. Ito, yung isa. Ayan. Yan. So, tuloy na tayo. Papuntang Legazpi, Albay. So, tabi!
update tayo mga coach sa biyahe natin. So nandito ngayon tayo sa Naga. So papunta po tayo ng Camalig Albay para doon po tayo mag-stop over, then matulog muna tayo doon. Then bukas ng umaga titingnan natin kung pag-anuhin tayo ng Mount Mayon na makita natin yung perfect na view ng Mount Mayon. So tara, tingnan na natin, then update namin kayo sa mga ibang biyahe namin, kumusta na yung travel namin yung ating Pilipino. Tara! So, good morning mga kol. Welcome back sa ating YouTube channel. So, this is our D11 sa aming biyahe Philippine Lock. So, inikot natin yung buong Pilipinas. So, ngayon, nandito po tayo sa Camalig Albay. Ayan, so, siguro dumating kami kagabi ng 12 a.m. dito. So, hindi na kami nakapag-set up ng tent kasi medyo madilim dito. Hindi namin nakita yung palibot kung ano yung nandito. So, dito lang kami nag-park. Then, tatlo na lang kami natira kasi yung isa is nandun na po sa Pampanga, umuwi na po. Then, kasya naman kami, nagsiksikan lang sa loob. So, dyan na lang kami natulog, hindi na kami nag-sit up ng tent para kasi tulog na kami, inaantok na kami. So, kailangan na namin mag-relax para ngayong umaga is makaalis tayo papuntang Matnog Port para tatawid na naman tayo ng summer lite. So, yun. Yun po yung unit natin. So, kumusta po yung unit natin? Okay po mga calls. So far, wala pa tayong nadaanan na aberya. Pero lang yung natagalan tayo sa barko dun sa Cagayan de Oro kasi naiwan tayo. So, yan pa po yung na-encounter natin sa ating unit. So far, nasa yung tinakbo namin nasa 2,800 kilometer na yung tinakbo namin. So dumaan kami sa Cagayan de Oro, Cebu, Bacolod at saka Katiklan. Then tawid kaming Batangas Port, then nag-ikot muna sa Manila, then after is tumuloy kami sa Pabagyo, so Benguet. So yan lang muna yung update ngayon natin ngayon mga kol sa D11 natin sa Philippine Lock gamit yung ating DA17B na off-road concept, loaded na loaded, then mabigat din yung ating unit. So napatunayan na natin sa mga matatarik na lugar doon sa Luzon. Tayo mga kol, dito tayo sa Kagsawa Ruins. Anong pag ano niyan basa? So, Kagsawa. So, makita natin yan dyan. So, pasok tayo. So, yan mga kol. Antay natin, handan tayo nag-park. Ayan. Ano masabi, boss? Bilang po. So, ito na yan, yung simbahan na natabunan sa pagputok ng Mount Mayon. So, yan po yung Mount Mayon mga kaibigan. Nakapag-picture na tayo. So, yung mga nakita lang natin sa ano dati.
is yun, nakita natin sa picture dati, nakita natin sa mga news, is napuntahan na natin. So yun, tuloy na kami papuntang port ng Matnog. So nasa lipatan na po tayo. Ayan o. So yan mga call, nakaapak na naman, nakabalik na sa Mindanao yung ating mini camper van sa 12 days na biyahe. So bukas, mamaya magbiyahe pa tayo ng mga 8 to 9 hours galing dito sa Lipata Port. So yan, ito po yung Lipata Port dito sa Surigao po. So yan po si Busmani. So yan yung mini camper van natin. So picture muna tayo, pero meron tayong pang thumbnail. So yan mga kol, sa wakas nandito na tayo muli sa Mindanao. So nakabalik na yung ating mini camper van sa kanya ng pinanggalingan. So mabiyahe pa tayo ng 8 to 9 hours galing dito sa Lipata Port papuntang Davao City sa ating shop. So yan. So sa awa ng Diyos, walang aberya yung ating biyahe. So tuloy-tuloy lang po. Kahit matarik man, mapataas yung daan, walang problema. Mga boss, excited na ba kayo? Bumalik sa inyong sari-sariling tahanan? Makachuk-chuk sa tahanan, no? Tahanan. Wow, excited! Oh, excited! So, 12 days. Siguro, magiging 13 days kasi matagal araw na kami makakarating sa Davao, mga kol. So, yan o. Lipata. So, daanan muna natin yung Team DE Surigao dito sa Surigao City, mga kol. So, Team DE Surigao del Norte. So, let's go! Okay naman kayo ang biyahe? Taas-taas lang, no? Layo-layo lang. Taas-taas lang. Okay naman tao. Karang lusod yung biyahe. Okay, kayo siya. O, dali kayo. So, naman ko may nag-camping. Naman may mga time. Nag-camping may... Yeah, napon may ginalit sa kuhan. Sa Manila. Welcome sa... Salamat po, Surigao. Team DE Surigao. So, yan. Sige. Kasura. Kasura.
Magpamilyar na ko. Pwede din ka. Ah, diri. Diri. Gol, ibang klaro. Makita. Si Sir Jan, nila makita. Para makita yung unit. Diri ko kasi tulong. Ayan. Picture man. Tapos yung i-vlog, madyan na lang madugang na nang dito tayo sa MBA Surigao. So makita natin dito yung kalama unit. So tatlo lang yung nandito kasi Monday ngayon. So super busy. So kailangan magtrabaho yung iba. So yan. So D64B. Ayan, D64B. Kita natin D17B. Same engine. Ayan, kita natin Nissan na DR17B. Yan po yung kanilang mga unit dito. So may mga unit na wala dito. So si Sir, yung Vice President dito sa Team DA. Team DA Surigao del Norte. So yan. So after nito mga call is diretso na po tayo papuntang Davao City. So yan mga call. Diretso na kaming Davao. So, congratulations, nabuo din yung Team DE Surigao del Norte mga kapag. So, shoutout sa mga owners nito nga halang mga unit. So, yan, galing sa atin. So, 1 year na si Smiley. So, yan lang mga kol. Ingat and God bless ating lahat. So, welcome back mga kol. So, update tayo mga kol. Nandito na tayo sa Bayugan, Agusan, Del Sol? Pero? Oh, Agusan, Del Sol. So, uwing na po tayo ng San Franz. Siguro, madaling araw na po tayo makakarating sa Davao. Ayan po yung team. So, makatapos lang namin na maghapunan dito sa Jollibee. So, update tayo mga call. Dito tayo sa Trento, so nagpagas tayo. So nasa ano na lang? Ano na lang? 7 km galing dito. Papunta sa shop natin. So yan, malapit na tayo mga call. Kunting tiis na lang makakarating na tayo sa tabong. Pultan tayo dito. 157 km. Welcome back 17 off-road. Yeah, no? Nothing. Hello, kumusta po kayo? Saan po kayo galing? Ikaw. Saan po yung vlogger? Ah, hindi po. Ang senior ka sa'yo? Wala pa. Yun mga kol. Kakarating lang. So congratulations
off-road natin na galing Philippine Loop. So, ika 13 days ngayon, 2 a.m. na siguro, 4 a.m. in the morning. So, darating lang namin mga kol dito sa Davao, dito sa shop. Ayan. So, sa awa ng Diyos, wala kaming aberya. Congratulations sa team. Ayan o. Congratulations! Narating yung ating DE na walang aberya na ikot yung buong Pilipinas. So, yun, sa gusto mag-order, DM lang or contact sa ating contact number 0920-3394607 or visit sa ating Facebook page, Surplus TV page at saka Dudong Lagan Surplus. Ayan, so subok na ikot yung buong Pilipinas sa ating DE na walang aberya. So dumaan po tayo sa Atok Benguet, sa Gregorio del Pilar, yung Tirad Pass. So doon po tayo dumaan, na napakahirap po yung daan. So kayang-kaya po. So loaded, mabigat yung karga, 4 na tao. Tapos yan, may mga 4 na container na tubig. Yung tent natin na sa 70 kilos, mud terrain na gulong, off-road. Ayan. So kayang-kaya po yan mga kol sa ating mga DE. So yun lang mga kol. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa next video upload. Kaya ito. Ingat po and bye-bye. God bless sa ating lahat.